quality nito. I think, girls, ito yung sa mga bagay na papantay sa ganda ninyo. Parang ano ba lang? Di ba, Abel Ilocano? Yes! Yes, mama! At I'm sure marami sa mga kapatid natin ang mga Ilocano. Kaya naman, batiin na natin sila. Good morning, mga kapatid! August 29, ay imbaga bigat sa wikang Ilocos sa ating pong mga kapatid. Pinoy Pride Feels ulit tayo ngayong Martes sa mga produktong maaga nating ipiplex this morning. That is so right, Jess. Talaga naman pong nagpintasin. Tama ba? Sinabi ko ng tama. Nagpintasin sa husay, kalidad na world-class ang atake. Mga produkto pong all the way from the north. Ayan, tulad nga ng sinabi ni Mami Chiki, Ilocano's best talaga sa mga Abel products. For Ilocano 101, ito pong Abel, direkta ang pagsasali nito. Sa Tagalog ay paghabi. Mahalagang bahagi na yan ang kultura at tradisyon ng mga kapatid nating Ilocano. Yan naman ang ginawang inspirasyon ng ating bisita ngayong umaga na hindi lang basta gumagawa ng mga produkto, humahabi rin ng mga pangarap ng ilang pang traditional weavers habang iniingatan ang kulturang Pinoy. Make some noise! Woo! Ayan! Ito po ang ating founder ng Abel PH, Dexter Galanta. Dexter! 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 Make some good noise daw kami! Bigat sa lahat po ng mga, especially sa mga weavers natin sa La Union, Ilocos Sur, Ilocos North, and Abra. Pero ikaw, taga saan ka sa Ilocos? From Candon, Ilocos. Wow! Mama, I will tell you, kung sabihin ko na magdi-disclaimer na ako. Nagulat ako nandito sila ngayon kasi Dex, napakarami kong in-order. Si Ma'am po ang number one naming supporter since pandemic days. Yes. Ang mga in-order ko, Dex, ay ganitong mga kumot, punda, lahat ng mga pwede. Actually, pati apron, Mami, kasi fan ako talaga ng everything handmade. Tell us more about your business, Dex, kasi napalaki mo to. Nakita ko to nung pandemya. Thank you po. At napalaki mo to at ngayon may mga damit ka pa. Yes, sige, po. Kwento natin. Yes, Abel PH po is a social enterprise na nag-start nung 2017. Mm-hmm. Abel is an Ilocano word. It's actually pronounced as Abel. Abel. Yes. Okay. And it's an Ilocano word which means weave. And it's actually part of our culture and tradition sa Ilocos. Mm-hmm. Kumbaga, ito po part ng bahay ng bawat Ilocano. Mm-hmm. So, nagbigay ako ng gift sa mga friends ko na gustuhan nila yung quality. And doon nag-start. Tapos po, we are also inspired by our weavers na nakakapag-provide kami sa kanila ng livelihood, sustainable and continuous livelihood. Ayun. And at the same time, na-preserve namin yung culture and tradition ng Ilocos weave. Wow. And by bringing Abel PH to every Filipino home, not only here in the Philippines, but also around the world. Ang husay magsalita ni Dexter. Saka, napanggit kanina ni Dexter, social enterprise. Pag sinabing social enterprise, meaning meron kang ibinabalik sa komunidad, sa society. Ganda. So, ano exactly, bukod sa pagbibigay ng hanap buhay para sa mga hobby mo, ano pa yung nakukuha nilang benepisyo from Abel? Yes po. Actually, we are, since we have partner communities, nagbibigay po kami ng additional weaving looms sa mga weavers namin in which para po magkaroon ng inspiration yung younger generation na ituloy yung tradition ng Abel Iloco weaving. Okay. Siyempre, hindi ko ito bubuksan kasi mamaya bibili ko. Pero ang ganda, sobra. The quality. Alam ko na, kasi alam ko na ikipag-collab din kayo with other brands before, di ba? So, ito rin talaga nakarating sa bahay namin. At share ko lang din yung Sprint Digital, yung business namin. Kami nag-pivot. Collab! Ito ang ganda. Ang galing mo, ha? Alam mo, it's Mami, giving tropical vibes. Yes. At saka dati, ang mga designs si Dexter ay mas simple. Ngayon, bright and colorful. Yes. I love it, Dex, kasi syempre, alam mo ba, ang tip po sa mga kapatid natin, pag nalulungkot kayo, surround yourself with color. Kasi naaalala mo talaga. Kala ko surround yourself with blankets para magkaroon ng warm buhay mo. Pwede. At saka tingnan mo naman yung quality Dibs, niyan. Ang ganda niya kasi mabigat. May parang may pa-weighted blanket direct, yung dating niya. Ang ganda naman ito. Natin. And we incorporated also the classic crochet. Pinya. Ay, oh, ang galing.
Sa akin na ito mamaya, Dex, sabi, bilhin natin ito. Magkano yung ganito? Yes. This is 8,500. Yes, oh, sulit na sulit. Oh, oh, kasi kita mo naman yung pattern. Oh, oh. Dex, since ito nakita natin, Tina, meron ako si mga ibang nakakausap mga hobby. May kwento pala yung bawat pattern. Yes, ano yung kadalasang pattern na ginagawa ng mga hobby? For example, this one po, it's inspired by the rivers and the ocean of the Ilocos region. Ay, sorry. The waves. Ang ganda. Oo nga, mukha nga siyang alon. Dex, may question ako kasi napansin ko dito. Yung iba ba dito multi-purpose? Kasi alam ko yung iba tablecloth, yung iba kumot. Yes, pero meron din ba ditong pwedeng parehas? Yes, that's correct po. For example, yung aming multi-purpose towel, it can also used as travel blanket, talaga? Shawl, and picnic mat. This Alin one. This one. Yes. Okay. This one. Multi-purpose talaga. Yes. So, pwedeng towel, pwede siyang blanket. Pwedeng ang shawl, di ba? Pwedeng runner. Bagay nga yes. Pwede rin shawl? Yeah. Anything. Anything your heart desires. Yes. Dex, tinan mo. Tingnan mo, sobrang komportable ni Mama Chiki. Oh, may iuwi na si Mama Chiki. Hindi lang pala kumot. Pati itong, tsaka ano to magic to, ah. Hindi lang ito mauupuan, oh. Storage. Wow. May storage. Yeah. Diba? Alam ba si Dexter? Magkano yung mga ganito? This is 6,500. Uy, pwede na. Talagang statement piece. Yes. Pero ito, yung lahat ng produkto ko ng Abel, mga corporate giveaways. Mabenta kayo as souvenir items. So, sakto. Uy, ito, nakita ko, it's personalized. May mga pangalan. Oo. Yan ang pinaka- Actually, pwede kayong mag-assemble po. Mm-mm. For example, this one, you can add the... you can have the hand towels po dito. So, pwede mong i-personalize. Yes, po. And then? Tapos, we also use local products po. Ay, masarap. May partners kayo. What's that? Oh. Ano yan? It's a hot chocolate po, local local brand. Wait, meron na rin kayo nito? Yes, o partners din ninyo? This is our own brand po. It's a hand-poured soy candle and reed diffuser. Ang galing. Mama Dimps, your secret is out. Yes. Oh, alam na ngayon natin ano lahat, ba yan, diba? Pero alam mo, yung very proud naman ako sa kanila, Mami, kasi pag nakita mo talaga, yung mga pinagdaanan nila in the pandemic, tapos imbis na maubos ang fire nila in their hearts, Dex, lalo pang nag-alab yun. Magkano yung mga sets nyo, Dex? Parang hindi ko pa ito na-try. Yes po. Usually, we have the smallest gift set, 390 pesos pataas po. Ang laman ng 390, yung smallest na gift set niyo, ano yung pwedeng laman? Yeah, it's 2 pieces hand towels na personalized na po siya. Opo, yes. Ganda. For this one, may blanket, candle, and diffuser. It's 2,300 pesos. Oh, ito lang gusto ko, gusto ko i-highlight, Dex. Yung mga social enterprise, katulad ng sa'yo. Yes. Kung hindi ninyo iniisip yung mga manggagawa, mas malaki yung kikitain nyo eh. Hindi ba? Yes, parang tama. yun eh. Yes, that's correct. Oo, please explain. Yes po, kasi... kasi importante kasi na you have a concern sa community. Mm. Kasi yung iba kasi, I think masyado silang overpriced when it comes to local products. Mm. So we make sure na hindi po kami ganung kataas magpresyo sa aming products. At the same time, nababalik namin sa kanila. Kasi kung hindi masyadong mataas yung presyo ng local products natin, mas marami yung demand. Tama. Mas tuloy-tuloy yung production ng ating Tama. Weavers. Ayan ang ating mga weavers na nakikita natin yes. yung video. Ilan ang weavers nyo lahat, Bex? As of the moment po, we are working with more than 150 weavers. Wow. Dami nun, yes. Sa iba't ibang... How many generations? Ano yung pinakamatanda niyong weaver? As of the moment, pinakamatanda is, I think, 85 years Amazing. Old. Amazing! Wow. Ganda! Every time na pumupunta ako sa kanila, tuwang-tuwa sila na tanggapin kami sa kanilang lugar. Yeah. Ang gusto kong malaman, meron bang mga bata ngayon na natututo at itinutuloy ang pag-ahami? Kaya po kami nagbibigay ng additional na loom sa kanila kasi para mas ma-inspire yung younger generation na ituloy yung tradition na to. Dex, quickly lang. Sa napansin ko, may mga damit ka rin. Yes po. We also use our scrap fabrics dun sa damit ko. Scrap fabrics? Walang tapo. Bakit hindi siya mukhang scrap? Nice. Ang ganda. Very, very nice. Alam mo ba, usong-uso to ngayon, Mami, kasi very proud talaga tayo sa Pinoy roots natin. Ganda. At hindi lang yun, pati ito. Ang ganda.
So alam mo na to, Dex, mamaya. Pakabil na lang po si Dex Paul. Mama, alam mo na kung paano mo yan. Tingnan mo. Impulse puno na raw yung cart mo. Ha? Wala. Walang cart-cart dito. Diba, mama? Ay, ang ganda. May bagay pa sa suit mo, mami. Hindi pala sa aking size to, Dex. May mas malaki ka ba nito? Yes, mayroon pa. Ang ganda naman yan. Mama, yung model mo, mama. Wala na raw ubaran niya. Kasi po, mama, white polo. Wala na ubaran, mami. Yes, ang ganda ng model natin. Ganda! Dexter, I'm so happy to see you here. Ako din po, Miss Dimple. Nakakasaya na makita ka. Thank you po. Dati kasi, alam mo ba kung paano lang mag-order? Gano'ng kabilis? Mamaya magpa-promote si Dex. Online lang, sa Instagram nga lang ako. At sikat sila sa Instagram, ha? Yes. Oh, Dex, eto na ang pagkakataon para mas marami pa tayong matulungang weavers. Yes po. At mas marami pang makaramdam kung gano'ng kaganda ang quality ng inyong mga products. Yes, go ahead. And before kasi, if you think of Abel, kailangan mo pa pong pumunta sa Ilocos. Yes. Ngayon, we already have a physical shop in Marikina. Wow! Congratulations! Ay, ayan, malapit lang. Lalakarin yes. lang. And we also join pop-ups like Artifino, Katutubo Pop-Up Market, yes. Manila Fame. So ngayong weekend, nandun yes, kayo this weekend, we will be at the Rockwell. Yes. Nice. Pero para sa mga kapatid natin na gustong umorder sa inyo, mabilisan na. Paano ba? Yes, you may follow us on Instagram, Facebook, TikTok, at Abel Philippines. Ayan. Thank you very much, Dexter, ng Abel PH. Thank you very much. Maraming salamat at eto naman. Para sulit na sulit po ang ganda ng ating morning, huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay po ninyo, kayo na ang manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Simple lamang po mechanics. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Sagutin po ang question of the day na, paano mo napapanatili ang iyong good health? Ang inyong sagot, ipadala po sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng ating programa. Mas pang malakas ang sagot, mas wagi po ang dalawang sagot na aming mapipili. Babasahin namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tigisang Sulit TV powered by TV5 para sa sulit na sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman po, kagumoka. Go selfie at sagot na! Okay, namangha na tayo sa mga hobby ng Abel PH. Pero pagpatuloy natin ang paghanga this morning, show some love for our Mother Earth. Kahit sa personal care, gumamit ng mga eco-friendly na produkto. Yan naman ang negosyo na nakilala naming dating flight attendant sa Kitang-Kita. Para naman po sa ating mga Wonder Moms, ano-ano nga ba ang mga konsiderasyon sa pagpapalaki ng mga anak na atleta? Ang ilang parenting tips on how to raise your champs, abangan po yan sa Working Mom. Segway naman tayo sa another pag-aalaga, as in pag-aalaga ng ilang magigiting na rescue dogs para silipin ang kanilang retirement home at kung paano sila inaalagaan sa Bet na Pet! At sa usapang kalusugan naman, talakayin pa natin ang sakit na mpox. Saan, papaano ito nakukuha at paano makakaiwas dito? Ipaliliwanag sa atin ang infectious disease expert, abangan! At heto, sakto sa tag-ulan, ang mainit at malinamnam na champorado. Paborito natin yan. Akalain niyo bang pwede palang i-level up pa ang trending champorado ng The Bistro by LeBlanc? Tikman natin mamaya. Panalo yun. Kakapunta ko lang sa kanila a few weeks back. At talaga? Hindi ka na naman nagsama. Cute to. May pakulu silo. Ayan. Sila na ngayon ang pumunta sa atin. Love it. Opo. At para naman sa ating dagdag pampa, happy this Tuesday, magpapagalingan tayo sa pagsunod sa instruction. Sino kaya ang mako-colorblind? Yan ang ating morning kulitan sa Palarong Pampasaya. Abangan! At ito para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay. Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sino ang bet ninyo? Team Jess ba or Team Maui? Or friends sila ngayon. Maaga pa eh. Oh. Ayan. Maaga pa eh. Pero pagdating ng segment, wala pa gusto mag-away. Pero pagdating ng segment, wala na. Wala na. Game face on. Ayan, i-comment na ang inyong bet with your location sa aming FB Live. At mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming laro. Si Team Maui ba o Team Jester? Siyempre, ang winner ay makakuha ng 500 pesos loan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik kayo inyong paborito masalo sa umaga. Good morning, kapatid!
ang Good Morning Kapatid. Pabibilibin tayo ng isang dating flight attendant na top priority ang kalinisan sa katawan. At ito yun ha, meron pa siyang advokasya para sa kalikasan. Iwas plastic tayo gamit ang mga eco-friendly na personal care niya. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang Kita kasama ang owner ng GFF Eco Personal Care na si Ara Trasadas. Good morning, Ara! Salamat sa pagpunta sa amin. Lumipad ka pa ba going here? Hindi na. Oo. Okay, una sa lahat, interesting ng pangalan mo, GFF. Ano ba ibig sabihin ng GFF? Well, we started with a vlog po. Okay. So we had like, we are a mountaineer, so we're doing a lot of things in the environment. So we decided, bakit hindi lang tayo maging GFF ng mga green and fit friend? Green and fit friend. Yes, so, okay. At na-carry over mo yun sa mga produkto mo. Una sa lahat, green. Yes. Pero yung fit na part, it's more of yung personal care. Yes, no? Pwede. Pero ano-ano ba yung mga produkto ng GFF? So we started first po with shampoo bars and conditioner bars and all of the handmade soaps, lip balm. So lahat po yan, binibigay na rin po ng mga comments and suggestions sa mga customers namin na gusto nilang makita with eco-friendly personal yes. care. Yes. Alam niyo mga kapatid, ang babango. Pag ano, pag inamoy niyo, para kayong pumasok sa spa. Regalin yung feel niya, di ba? Oo, lalo na pag pinagsama-sama mo. Kung usually halimbawa, nga po parang sinasabi nila, amoy sumpa, ngayon amoy spa na sila. Ah, amoy sumpa, pagkalabas mo, pagkaligo mo, amoy solve ka na. Pero ito, matanong ko lang, kasi tayo mga Pinoy, halimbawa, mag-focus tayo sa shampoo and conditioner bars, sanay tayo sa mga liquid. Yes, that's diba? Right. Yes. Pero ano bang pinagkaiba pag gumamit tayo ng mga ganitong bar? Ano bang maitutulong nito? So we actually started GFF because of our advocacy. Mm. So we focus on the packaging po. It's compostable and it's all eco-friendly. Like for example, in our shampoo bars, ano po siya sa craft paper. Unlike paper, the usual yes, commercial shampoo na naka-plastic. So definitely, ang advocacy po talaga namin, mabawasan yung plastic waste natin. Dahil ang Pilipinas po sa ngayon, nakakalungkot, number one greatest contributor of plastic waste into the ocean. Mm-hmm. Ito yung maganda ron, talagang zero plastic sa yes, mga po. Produkto ninyo. Lahat gawa sa paper, most of it. And even, I heard, kapag umorder ka online, yes, well, paano yung right. delivery ninyo? Di ba kadalasan naka-plastic yun? So we, instead of bubble wrap, we use honeycomb craft paper. So that's the alternative po now. And for our plastic, this is made of cornstarch. So it's compostable. Kapag hinalo niyo po siya sa mainit na tubig, natutulog po siya. Nalulusaw agad. Uh-huh. Ang galing naman. Pero ano yung mga mabenda ninyong produkto rito? Pinaka hero product po namin, bestsellers, what you're holding right now, Gugo. Kasi po, it's very endemic. Native, actually. Oo. Yan. So, actually, papatubo siya ng buhok. Ulag na lang, kagatin muna. Alam yung munggo na ice cream? Ganun yung natingin ganito. Niya. Alam yung sobrang bango ng mga produkto nila. Hindi ko na binibitawan. Kasi naamoy ko lang sa ilong ko. Magkano yung mga range ng products ninyo? So, that's actually, we from our detox bar, it's 58 pesos to 200. So, it's relatively very affordable po compared to our contemporaries. Saka yung ganito, medyo magtatagal rin nito, ha? About diba? A month. Oo. At in fact, kapag paggamit mo, iwan mo lang sa banyo, ang bango ng banyo mo after, panigurado. Pero ito yung interesting sa'yo, Ara. Nagsimula ka, after mo maging flight attendant for 6 years, sinimulan mo ito for only 2,000 pesos. That's right. Ang liit na puhunan nun, ha? Paano ka nagsimula? We actually had the urge to learn about this. So we attended workshop. And when we attended workshop, nalaman po namin na, yung mga pag eco-personal care po pala, like this, and it's all natural, you can find all the ingredients in the pantry. So hindi po siya ganun ka mahal kung sisimulan. So halimbawa, sa 2,000 piso, ano yung mga kailangan paglaanan? Well, of course, sa amin po kasi the materials we use are from our own kitchen. Nung nagsisimula pa lang po kami, nung binibigay pa lang namin sa aming mga kaibigan. Pero mostly on the ingredients. Ingredients talaga. The oils and all the natural products that you can find. Absolutely. Okay, ito ibida natin. Nagsimula ka sa 2,000 piso, ilang digits na yung kinikita ng negosyo mo ngayon? Well, with a lot of help po, now we're actually having 6 digits in a month. Imagine, 6 digits na kita per month from just 2,000 pesos na gawa mo yan. So ano kaya yung mensahin nun para sa mga kapatid natin na iniisip ding magsimula ng negosyo, lalo na yung katulad nito na merong pakialam sa kalikasan? Yeah, it's really inspiring to know na
pwede naman pala. Mm-hmm. Like, kung iisipin natin, especially for those who would like to do good in the mm-hmm. in the society, pwede po natin gawing low waste ang ating business. Yes. And as a proof, we can prosper. Mas mahal ba yung mga ganitong packaging na hindi plastic ang ginagamit? Yes po. Mayroon, yun lang talaga kailangang paglaanan ng presyo ng puhunan. But otherwise, tipid ka rin kasi very natural yung ingredients yes, mo. Po. Okay, maraming salamat. Ara, imbitahan mo yung mga kapatid natin. I heard open din kayo for resellers. Yes, oo. For those who are interested in joining or venturing to eco-friendly personal care at pagninegosyo, we are open po. You can get us in, you can contact us in our Facebook, GFF Eco Personal Care. And sana po ma-inspire din namin kayo to actually advocate for environmental, low-impact lifestyle. Ah, napakahusay, di ba? Kumikita na sila, pero tinutulungan din nila kayong kumita at mangalaga sa kalikasan. Thank you very much again, Ara of GFF Eco Personal Care. Napunta naman tayo sa mga kapatid kong nagagandahan na, I'm sure. Eh, meron din puso para sa kalikasan. May kailangan tong si Jester sa atin eh. Bait-bait talaga ng pagka-toss niya eh. Ganda parang Ara, maraming salamat. And Jess, sa kapatid kong sadyang napakabait ngayong araw na to. Sana pagpalain ka talaga. Sabi mo rin, Pogi. At ang gwapo talaga ng kapatid ko niya. Mukhang nakatulog ng 8 oras. Isang pribilehiyo yan. Pero ito, isang pribilehiyo ang pagkakaroon ng sport at iba pang hobbies mula po pagkabata. Totoo yan. Kaya naman dapat ay all out sa suporta ang ating mga magulang. Pero paano nga po ba magpalaki ng isang atleta? Pag-usapan natin yan dito sa Working Mom. Naipamalas na naman kamakailan ang galing ng mga Pinoy pagdating sa iba't ibang sports. Ang pundasyon ng marami sa kanila, suporta at pagmamahal mula sa kanilang mga magulang. Tinitiyak yan ng working mom na si Maybelline para sa kanyang anak na si Ayel, ang tinaguri ang youngest two-time jiu-jitsu world champion. Yung mga nanonood, iniisip nila, paano ba maging world champion at 6 years old? Yung mga virtues or mga moral values na inuna nyo bago yung training? It's family, honor, respect, loyalty, and discipline. So, have those 6 traits and, you know, make sure that you're applying it in your everyday life. Nakuha ni Ayel ang pagiging sporty niya sa kanyang mommy Maybelline na isa ring atleta. Paano nagsimula sa'yo at a young age, din ba? No, my mom was actually more like a traditional mom. She didn't want me to do sports because she would think na, I wanted to do gymnastics, she'd think, mababalian ka. It was more of my dad who was more supportive. Like, he wouldn't push me. If I asked to play basketball, he would, you know, teach me. Bata pa lang daw talaga si Ayel, pangarap na niyang maging isang world champion tulad ng kanyang mommy Maybelline. Yearbook niya nung like before siya mag-kindergarten, sinulat na niya. So when I grew up, I want to be a world champion. Tapos di ko naman akalain na, wow, next year, yun, gagawin na niya. Hinahayaan ni Mommy Maybelline ang mga anak na madiskubre ang gusto nilang gawin. Ikaw yung coach niya, ikaw din yung mom niya. So paano mo nililay ground yung boundaries nun? As a mom, kasi I'm very nurturing, but I'm at the same time, I'm very firm. So I allow my kids to explore. So I let them try everything. When it comes down to like IEL training, you know, let her try, let her succeed, let her fail on her own. Kumbaga parang you let them make the mistakes and learn from them. Kahit sobrang busy sa trainings, tinitiyak ni Mommy Maybelline na na-enjoy pa rin ni IEL ang kanyang childhood. She knows how to play, and when it's time to be serious, pag kailangan mag-serious sa training, we always arrange play dates for her. Palaging pinaparamdam ni Mommy Maybelline kay Ayel na proud siya sa anak anuman daw ang maging resulta ng kompetisyon. At the end of the day, Ayel's a normal kid. She also has her fears. So, she's a two-time world champion. She achieved that because of hard work and dedication. She's experienced loss. She has several times. I let her feel her feelings and then sinabi ko sa kanya, so what do you want to do now? Sabi niya, Mama, can I compete again? Yeah. I want to try again. Yeah. Huwag kayong matakot na ipasubok sa inyong mga anak yung iba-ibang sports. See where they feel they belong. You know,
you have to allow them, eh. You have to allow them to explore, you know, kesa nakatenga lang sila sa bahay, kesa nasa gadget lang sila. Yeah. Thank you, May. So happy. Thank salamat, you, thank you. Ang cute. Oo. Na-meet natin sila dito sa studio, oh, mama. Yes. Jiu-jitsu champion at 6 years old. Yes. At hindi lang yun. I think, mama, ang takeaway ko po dito, like what we were talking about, na for a mother who trains with their kids and for their kids and their kids for a sport na talagang, kumbaga parang, ano yan eh, ano bang tawag dyan, mama, pag atleta ka, yung talagang contact sports, di ba? So, isipin mo, pagkabata ka, paano mo nga ba gagawing champ ang anak mo? But at the same time, allow them to grow on their own, at their own pace. At sinasabi nga ni May na parang, kailangan pabayaan natin silang makapaglaro, mayroon siyang playing time, pero alam din niya yung switch na, op, ito na yung kailangan ko nang mag-kick in as disiplina. Ito na, kasi iba disiplina ng atleta, di ba? Iba talaga. Tsaka yung ano, hindi, sige. Hindi, go ahead, mama. Yung sabihin ko lang, yung buong character development, yung sinasabi niya na talaga, you have to be tough, but you also have to learn early on how to accept defeat. Kasi kasama yan eh. Kasama yan sa journey ng isang atleta. In fact, tanuhin mo lahat ng champion, mas madami pa yung talo kaysa sa panalo. It's usually the case. And how to graciously and gracefully accept and embrace defeat. Diba? Di ba si Heidelin, parang ilang taon siya na parang she was not winning until finally she got to go. And ako talaga, parang yan yung kailangan matutunan ng mga anak natin ngayon. At natututunan yun through sports. Yes. Na constantly, may mga times talagang matatalo ka, tumitigas ang kalamnan ng mga bata. Natututunan nilang gracefully accepting defeat. At saka yung sinabi mo kanina, mama, off-air, ang ganda. Yung sinabi mo, hindi porkit natalo ka, doesn't mean you did not work hard. Yeah, ang ganda nun, nakaka-feel good. Maui. Yes. Kasi diba kagagaling lang natin sa Olympics. Yes. So, for every athlete that got to that stage, pareho lang naman yung binigay at ginugol nila na oras. Pero ilan lang ang magbe-medal. So we cannot discredit yung mga nagbigay ng kanilang oras, tapang at puso. Yes. Katulad ng ibang Olympians totoo natin. Totoo po yan. Dahil hindi naman lahat magbe-medalya, pero lahat yun talaga nagtrabaho. At nagsakripisyo. Nagsakripisyo. Ang ganda. Ayan, ito naman po, dito naman po tayo sa Patokto, trending us at mas pina-level up na temporado. Ibibida sa atin yan ang nakilala nating negosyo na The Bistro by LeBlanc. Abangan natin yan mamaya. At mamaya rin, usapang kalusugan naman tayo, tamang pag-iingat para makaiwas sa MPOX. Bibigyang kasagutan yan ng infectious disease expert na si Dr. Carl Evans Henson. Live po. At sa bet na bet, saan nga man napupunta ang mga rescue dogs kapag retirado na sila? Sisilipin natin yan mamaya. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Wednesday Morning Kasalo and Good Morning Kapatid! Cyber libel o paninirang puri gamit ang social media, hanggang kailan nga ba pwedeng isampa? Yan ang isyung tatalakay ni Attorney Buko sa Legal Bato. Grabe, Mare, tingnan mo, may post sa'yo si Ano. Tinawag kanyang magnanakaw at adik sa kasino. Patingin nga. Grabe, ang tabal niya na pala niya ako sinisiraan sa Facebook. Kaso Mare, matagal na pala itong post niya na hindi mo siya pwedeng kasuhan ng cyber libel. Attorney, pwede ba akong magkaso ng cyber libel? Kahit ilang taon na ang lumipas, legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa pinaka-latest na decision ng Korte Suprema sa kasong Causing versus People noong October 11, 2023. Ang cyber libel daw ay hindi bagong krimen. Ang cyber libel ay nagpapatupad lamang ng mga probisyon ng Articles 353 at 355 ng Revised Penal Code para sa kasong libel. Kaya ayon sa Korte Suprema, ang prescriptive period na 1 year o 1 taon
doon sa revised penal code ay yun din dapat ang gamitin sa kasong cyber libel. Kaya kung mahigit isang taon na ang online post ng paninira sa iyo, hindi mo na ito magagamit para magsampa ng kasong cyber libel dahil prescribed na ito o lumipas na ang isang taon na panahon na ibinigay sa iyo ng batas upang ikaw ay magdemanda. Ang paninirang puri ay isang krimen. Subalit, ang taong sinisiraan ay binibigyan lamang ng karapatan na magdemanda ng isang taon. Ito ang kanyang palugit o prescriptive period na ibinibigay ng batas. Matapos ang nasabing one-year period, prescribed na po o lipas na ang karapatan na magdemanda dahil dito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Grabe. 1 year pala ang prescription period lang for libel and even cyber libel. Cyber libel. So dapat agarin mo na. Siguro nga, I guess yung context nun is that, kung offensive talaga sa iyo yung natanggap mong mensahe o opinion o kung ano mang ipinost online, parang dapat actionan mo agad kung talagang ganun siya ka-offensive, no? Baka ganun nga. And pero sa totoo lang, sorry, 1 year is a long time na rin naman kung totoosin, 'di ba? Kasi parang after 1 year sa totoo lang parang offended ka pa rin ba noon, 'di ba? Dapat nag-action ka na nung in the heat of the moment. Tama. Pero iduktong natin 'yan as we see from since the time na napasok itong libel sa ang hirap talagang matuluyan yung kinasuhan mo. It is one of the hardest things to prove and the hardest things to win. Yeah. Yet nandiyan ang batas para proteksyonan tayo. As it is, libel mahirap na. Oo. Cyber libel. I think maganda rin yan because may time po na may movement na, di ba, think before you claim. Mm. And napaka-importante, may show kaming ginawa dati, viral scandal. And talagang usapin dun ay yung malaking epekto ng mga salitang basta mong inilalagay sa online, sa pamilya. Di ba? So, hindi lang isang tao ito, and minsan it triggers other people as well. Kaya nga nag-invento na rin ang mga netizen, di ba? Ngayon, cancel ka na lang. Which sometimes is mas mabigat pa kesa malibel. Ginagamit naman ang culture ngayon. Pero kasi, sobrang sa mundo kasi ngayon online, ang nipis-nipis na ng linya between freedom of expression and expressing your opinion and offending others. Diba? Pwede ka naman talaga kasi mag-express ng sarili mo. Pwede naman yun pag-usapan. Hindi kailangang i-involve ang telepono mo lagi. Kasi di ba meron naman kayong mga pag-usap ng mga kaibigan mo or ng pamilya mo about things. At pwede ka mag-express ng sarili. Wala namang kaibahan yun sa ganun. Ikaw hindi ka masyadong ma-social media. And yet, hindi naman ibig sabihin nun ay hindi ka namumuhay. Wala kang opinion sa buhay. Diba? May opinion. Marami opinion si Mami. Kami lang magsasabi, marami. Mas kayo gawang mas may alam na opinion ni Mami. Ikaw katabi eh. Pero di ba, Mami, parang patunay yan na minsan, wag nating i-involve lagi ang telepono natin. Tinuturo sa akin yan ni Papa B. Kailangan ko pa rin matutunan. Pero ang hirap din kapag meron kang opinion, pero lagi nating isipin ang bawat gagawin natin ay may karampatang epekto sa ibang tao at accountability. Lagi nating isipin, kailangan ko ba talagang sabihin to? Or kailangan ko ba ng telepono? Tapon na lang yung telepono. Sabi ng tatay ko dati, pag wala kang magandang sasabihin, kainin mo yung buhok mo. Kaya may mga kaibigan ako na, ano sila, bakit kinakain mo yung buhok mo? Kasi parang meron kasi akong gustong sabihin, pero wag na lang. At saka gusto ko yung nag-reminder ka, pero para sa sarili mo. Ay, talaga pala. Hindi, ako meron ako natutunan kay Dimples. Ano? Pag meron ako hindi maganda na sabihin, naantok ako. Ay, na! Lagi yan! May sikreto kang tatanungin. Preview Team Jester versus Team Mawa. Umiinit na po. Pero ito, Magia, maraming salamat pa rin, Atty. Wu. Thank you very much. Dami namin natutunan. Napakatalino din talaga niya, Atty. Alerto! Ang sama kasi sabi ko, tulad ng mga, pero parang ayoko. So, punta na lang tayo sa mga rescue dog. Ayan! Muna tayo sa mga rescue dog kasi kahit sa rescue dog, marami tayong matututunan. Ay, totoo yun. Mga alerto yung mga yan, lalo na sa kanilang trabaho. Pero darating ang araw na pwede na silang mag-relax at mag-retiro. Ang tanong, saan sila mapupunta? Yan ang alamin natin sa Bet na Pet. Attention! Matikas at intimidating ang tingin sa canine dogs. Pero hindi lang work ang purpose in life nila. Saan nga ba sila napupunta oras na permanent off-duty na?
Ipapakita sa atin yan ng Hound Haven, isang shelter para sa retired working dogs. Talagang dream namin in the family na someday makapagtayo kami ng animal shelter for dogs. Biglang nagkaroon ng interest, nagkaroon ng support yung mga tao na okay, idea na yan, tutulungan namin kayo. Bukod sa pagbubukas ng tahanan para sa mga canines, sila Max din ang nagsulong na magkaroon ng retirement age ang mga canine dogs dito sa Pilipinas. Thankfully, noong 2021, the Commission on Audit passed a circular requiring all government units with canines to retire the dogs at age 8 years old. Mayroong 15 dogs na inaalagaan ngayon dito sa Hound Haven. Kasama na rin dyan ang ilang rescued Aspins. Meet Lotto, dating explosive detection dog na na-amputate ang paa dahil sa aksidente habang on duty. Ito namang si Maha, explosive detection dog din na tinaguri ang Golden Girl sa edad niyang 13. Top-notcher daw siya at maraming kinabilangang demonstrations. Kabaligtaran sa paniniwalang matapang ang mga canine o senior dogs, wala raw dapat ikabahala ang pag-adopt sa kanila. Actually, habang mas tumatanda yung aso, mas nagiging sweet sila. Mas gusto lang nilang pag nakaupo, katatabi sila sa'yo. Hindi na sila yung harot. Gusto na lang nila mas malambing. I hope more people give them a chance. Marami nang naalagaan at na-rehome na retired canine ang Hound Haven. Pero hindi raw lahat ng retirees nakahanap ng bagong fur parents. May ilan na ito na ang itinuring na forever home hanggang sa pagtawid nila sa Rainbow Bridge gaya ni Buddy na pumanaw nitong July lang. Aware kami na yung iba may katandaan na mahirap na talagang hanapin ang pamilya. Kaya yung Hound Haven, at least while they're here, hindi nila dapat ma-feel na parang halfway house lang siya or tulugan lang. It's already a home or a haven for them. Bayani kung ituring ang mga working dogs. Pero para sa Hound Haven, hindi dapat umiikot lang dito ang kanilang buhay. Yun pala yun. Meron parang halfway home para sa kanila for future foster parents. Parang mga tao, parang halfway mga tao. Pero ito for retirees naman ang mga rescue dogs. Uh-oh. Feeling ko suswak sa akin, kung halimbawa inaalaw lang sa tinitirhan ko yung pets, baka ang i-adopt ko ay yung mga retirees. Kasi tahimik lang sila. Kalmado ka lang dyan, sige. Oh, hindi mo masabi yan ha. Hoy, ang cute ng mga working dog. Tuwa ako. Ito nakakatawa lang, di ba? Yung mga working dog sa mga mall. Pero sila yung talaga, ang sarap nila pag matulog. Ang cute. Kasi kapag-indi rin sila. Pag nasa mall ka nga, tapos nakakita ka ng aso, talaga yung masarap matulog. Sasabi mo lang, ay, sana all. Oo, di ba? Yung tulog na tulog sila. Pero alam mo, sobrang deserve nila yun because these are trained dogs, diba? So talagang imagine mo yung pagod din nila tsaka yung training na pinagdaanan nila to and, be able to do what they do. Yeah, and yes. All the lives they saved. Yes. Yeah. Saved and protected and mga siguro mga crimes na nasosolve din, di ba? For sure yan. Di ba kakasabi ko lang sa'yo mama yan parang grabe o tingnan mo, they lose one leg and yet the spirit still there. Tsaka alam mo yung pag nakita mo sila, yung alam mo before talagang very sharp din sila. Mm. 'Di ba? Kumbaga matatalino at malalakas na aso sila once, 'di ba? Nakakatuwa. At ito naman po, talas ng mata at bilis ng dila ang kailangan para manalo. Pamilya ka lang daw. Palaro. Talas ng mata o bilis ng dila? Ano? Parehas meron tayo noon, ano? Manalo pa rin kaya ang Team Maui. O babawi na ba ang Team Jess? Talo ka makahapon. Talo kahapon. Oo, di ba sa hangar, ginalingan natin yung hangar. Alright, mamaya naman sa patukto. Sakto sa maulang panahon, ang trending na triple chocolate champurado. Look at that. Grabe. Lahat yan dadalhin sa atin ng The Bistro by LeBlanc. Bibida natin maya-maya lang. Natatakam lang. Ayun na. At sa ating pagbabalik, viral infection na mpox at paano makakaiwas dito, yan ang aalamin natin kasama si infectious disease specialist Dr. Carl Evans Henson. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito todo bantay na ang Department of Health matapos maitala ang unang kaso ng mpox sa Pilipinas ngayong taon. Kinumpirma ng DOH ang kaso ng mpox sa isang 33-year-old na lalaking wala namang record ng pagbiyahe abroad sa kabuuan. Ito na ang ikasampung kaso ng mpox na naitala sa mga nakalipas na taon. Nagsimula na raw ang contact tracing para sa mga nakasalamuha ng pasyente. Naka-alerto na rin ang surveillance system ng DOH. Pero giit ng kagawaran, hindi pa kailangang limitahan ang pagpasok ng mga dayuhan. At para alamin pa ako ano ang mpox at paano may iwasan ito, kasama natin ang infectious disease specialist, Dr. Carl Evans Henson. Good morning, Dr. Henson. Welcome po dito sa Good Morning Kapatid. Chiki and Jester. Yes, Dr. Henson, ito unang tanong. I'm sure marami mga nanay nagtataka din. Dahil ang alam natin, chickenpox, smallpox, iba po ba ang mpox? Magkaiba. Iba ang chickenpox sa mpox. No? Mpox, kapamilya niya yung smallpox na na-eradicate na in the 1980s. No? Ang mpox, it's caused by a virus. Nagkukos siya ng mga butlig sa katawan, lagnat, pananakit ng katawan, pero iba yung itsura ng butlig ng mpox sa bulutong. Magkaiba siya. Ang mpox pwede magkaroon ng nana, no, yung pustules ang technical term. Ang bulutong usually clear lang yung fluid dun sa loob, tsaka maliliit yung bulutong sa mpox, magkaiba. Opo. Pero ito, Doc, kasi yung mpox hindi na siya bago. In fact, na muli lang na nung balik sa kamalayan natin a few years back, nung medyo nagkaroon din ng global warning itong WHO. Pero ilang dekada na rin pala itong sakit na ito. Ano, paano nga ba talaga nakukuha itong mpox? Correct. Actually, matagal na talaga siya. Endemic siya sa Africa, sa Central tsaka sa West Africa. And naging issue lang siya na na-recognize natin noong 2022. Kasi lumabas siya out of Africa, no? And as we probably already know, maraming naging kaso sa Europe. Dito sa atin, until last year, may 9 cases. Ang mpox, or yung dati ang tawag sa kanya, monkeypox, no? Ang pinakakaraniwan na mode of transmission niya, skin-to-skin contact. So close contact yan in someone na merong skin lesions, no? So rubbing of skin to skin, yung secretions ng isang infected person actually pwede rin makahawa, no? So kung naubuhan ka ng someone with mpox, pwede rin yun. So exposure to body secretions, pwede rin na you come into contact dun sa isang tela or a surface na na-contaminate ng isang may sakit ng mpox. And then finally, mother to child is also possible. No? So pag yung ina nagkaroon ng mpox, yung baby niya pwede rin magkaroon ng mpox. So relatively, mas madali ito kasi nakikita mo, no, Doc? Pwede rin ba, Doc, yung ano, halimbawa, nabanggit mo yung tele, pwede rin halimbawa makubiertos kung nag-share kayo ng gamit? Yes, ang tawag doon fomite transmission, pero hindi yung main mode. Ang main mode of transmission talaga yung skin-to-skin contact. Opo. Sige, tutukan lang natin, Doc, yung mga sintomas, no? Kasi na-describe yung itsura, mapula, may nana. Pero ano po yung nararamdaman? Sobrang kate, masakit ang katawan, may kasamang lagnat. Ano po? Right. So, importante yung malaman natin both yung incubation period tsaka yung tagal ng sintomas, opo, no? After exposure to someone with mpox, pwede kang magkaroon ng sintomas kung nahawak ka between 5 days to as long as 3 weeks. Tapos, pag nagkasakit ka, usually the symptoms will last mga 2 to 4 weeks. Ang mga sintomas, pwede magsimula siya sa lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan. Pwede kang magkaroon ng mga namamaga or malaking kulani, no? Chills or yung para kang nangangatog. Usually yan, susundan yan ng lagnat. Tapos yung feeling na para kang pagod na pagod, no, matinding pagkapagod, pananakit ng lalamunan, pwede ka magkaubo, lalo na kung meron kang lesion sa loob ng bibig. And then lalabas na nga yung pantal, no, o yung pimples o yung butlig, no, na nagkakaroon ng fluid inside. Ngayon usually nagsisimula yon sa mukha, tapos kumakalat sa dibdib, sa loob ng bibig.
sa kamay, sa paa, tapos sa genital area. Okay, Doc, ang tanong ngayon, halimbawa, nakikita mo na unti-unti, merong mga onset na mga ilan sa mga sintomas na nabanggit mo. Ano ba ang dapat gawin? Kailan dapat isipin na, teka, kailangan ko na bang magpakonsulta kung sakali? We don't have, dito sa Pilipinas, no, we don't really have a lot of clinical experience with it. 9 cases lang last year. Pero meron tayong mga confirmatory tests that are done in government hospitals. I believe meron sa RITM tsaka sa San Lazaro. So ang importante kapag meron silang suspicion ng mpox, especially those with the risk factors. Kasi meron pa rin namang bulutong ngayon, no? Hindi naman lahat mpox yan. Kailangan matest sila. So ibig sabihin, kailangan sila magpunta sa pinakamalapit na klinika or ospital para ma-evaluate ng doktor. And then the doctor, meron kaming proseso on how to send specimens to the government hospitals for confirmation. Sige po, Doc, last question kasi nababalitaan na meron nakapasok na isang kaso dito. I-manage lang po natin ang mga ekspektasyon o ano ba ang dapat isipin ng mga manonood. Tayo ba ay dapat mabahala? What kind of ano po dapat ang ating ano response dito sa mga balitang men pumasok ng mpox? I think sa lahat ng tanong nyo, yun ang pinaka-importante, no? It really is important na i-manage natin yung panic. Dapat hindi tayo mag-panic. Isang kaso pa lang po ito, although one case means baka magkaroon pa ng mas marami. Ang DOH is, ang alam ko, working in close coordination with the WHO. Ang WHO nag-declare na po na this is a public health emergency of international concern. Pero hindi po ito kasing lala ng COVID. Ang COVID po kasi airborne, madaling ipasa. Mas mahirap po ipasa ito. Contact, talagang skin-to-skin contact ang main mode of transmission. So kung po kayo ay, for example, pupunta sa isang masikip na, yung lugar na maraming tao, masikip, and mainam po na magsuot ng, you know, long-sleeved shirt and pants, tapos mas maganda na magmask, no, kasi hindi natin alam kung sino ang meron, sino ang wala. Maaring may mga may sintomas na pero hindi pa rin nag-a-isolate. Tapos importante rin po yung pag-sanitize ng kamay, no? So kabisado natin to, hand hygiene, alcohol based hand rub or soap and water. And then kapag ho kayo ay may sintomas, mag-isolate, tapos magpakita po sa ospital or sa klinika. Ayan, thank you very much. Tinuruan na tayo ng isang pandemya. I-carry over na lang naman natin yung mga natutunan natin. Muli, maraming salamat. Again, Dr. Carl Henson, thank you very much, Doc. Grabe, kasi ang daming natakot kahapon. Oo naman. Nagpanik talaga. And since global siya, pati si Kali, tinawagan ko, anak, magugas ka ng kamay mo. Palagi yan. Totoo yun naman yan. Talaga, di ba? Pero ito mga kasama natin, team bahay, na nagpadala naman ng selfies nila habang nanonood. And I'm sure marami silang natutunan kay Doc Carl. Sino itong mga ito? Patingin. Good morning. Good morning sa inyo. Korean heart to you. Hello. Alam mo, naalala ko lang, electric fan namin, sira. Uy, meron din siyang tampipi. May abel din. Basket na ano. Ano sabi ni, ano yung get Dexter? Abel. Abel. Ayan, abel. Pabongga na talaga ng pabongga mga selfies natin, mga kapatid. Padala pa po kayo at answer na rin sa ating question of the day. Ilagay niyo po kung saan lugar kayo naroon at malay ninyo. Kayo po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na pananood. At sa aming pagbabalik, hindi sana ma-colorblind para ang sagot. Masabi namin ng mabilis at tama. Ito na, Team Maui versus Team Jess. Susunod na sa Palarong Pampasaya. Ready ka na? Ready? I was born ready. Wayan! Alamin, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paborito kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid! Oh, yeah.
Okay. Oh, just in time po, ngayong tag-ulan, hit na hit ang trending na mainit na champorado, pinalevel up yan ng nakilala naming negosyo. Ang triple chocolate champorado ng Bistro or the Bistro by LeBlanc. At para i-flex yan, tawagin natin ang COO na si Micaela Marie Ordaz Halare at Executive Chef Ryan Paul Cainlang. Good morning! Hello, good morning, Ella. Good morning, Chef and Micaela. Oh my God. Please stay in the middle. Dito kayo sa gitna. Okay, sabihin ko lang, Mama, kanina pa ako takam na takam sa mga nakahain dito sa harap natin. Pero let's talk about LeBlanc, okay? Ano yung special, ano yun dyan? Yung bestsellers nyo? Oh, actually, lahat ng dala namin are the bestsellers. From the bacon slab, our breads. Mm-hmm. Actually, we're known for our breads. And the sapin-sapin. And now, yung triple chocolate champorado. Alam mo, gusto ko lang i-point out na magkakaiba siya, ha? Uh-huh. Ano yung common denominator ng mga pagkain ninyo? Kasi bacon slab, dangit. Tapos meron tayong... That's Filipino delicacy. Yes, tapos may sapin-sapin and now champorado. What is it? Is it comfort? Yes, comfort food, yes. Tama yan. Actually, yung champorado, kaya kami nagkaroon. It's because, di ba, August, rainy weather. So, comfort food ng rainy season. Right. I'm so excited. Simulan na natin, pagtingnan natin. Okay. Yes, kasi, pwede kong iangat? Hindi sure. Naman siya ano. Okay. Kasi gusto ko sanang videohan. Oo, ma'am. For the gram. For the gram. May pakulo kasi sila. Ayan. Okay. Ready na ba tayo? Ready? Yeah, let's go. Let's go! Wow! Ayan. Oh, ayan na. Lapit na. Oh, wow. Wow! Oh, wow. Ay, oh. Uy, ayan na siya. Ay, ang sarap. Grabe. Ay, ang sarap. Wow, okay. Wait, saan nyo nakuha yung idea na to? Na lagyan siya ng parang dome sa ibabaw na tsokolate. Kasi our executive chef, Chef Ryan, is working with our pastry chef naman. So recently, nagkaroon sila ng training with chocolates. So sabi namin, try namin. Then ito na yung naging product. Hindi, ginagawa ko nga para sa'yo eh. Wait lang, nag-i-interview pa kami dito. Masyado ka namang worried. Ayan, ang tingin na tawagin na natin ang Tikim Squad, Mama Chiki and Jess. Hindi na sila nakapagpigil. Pero Micaela, I want to talk about yung The Bistro. Kailan kayo nagsimula? And ano yung unang products na nilabas nyo or food? Actually, we started 2018. Filipino cuisine pa yung nilalabas namin nun. But nung nag-pandemic, we rebranded. Yung asawa ko kasi, medyo may talent siya sa food. Medyo may talent. Uh-oh. Medyo. And then of course, with the help of our chefs, we have Chef Ryan, na-develop namin itong bacon slab. Wow. Actually, naging known si bacon slab for a little while kasi kay Senator JV. Ah, favorite niya. Yes, he visited Antipolo for the cyclotourism. Gusto ko lang sabihin yung loob, Mama, nung dome kanina ay meron ding milk ko. Parang powdered milk siya. Ano yan? Skimmed milk ba yun? Yung tawag doon? Or powdered milk? May sasabihin ako sa inyo, sa 18 treasures ko, sa 18 kung ano yung parang pag may powdered milk ako. Mayroon ka mag-punch ng powdered yes milk. Po, yes yung po. Sa mga ice crumble, sa mga champorado. Ilagyan natin danggit. Ang paborito ko sa kanila, yung nisubukan ko, yung kanilang tosino. Masarap ang kanilang tosino. Chef Ryan, I wanna talk to you. Gano'ng katagal na po kayong nagluluto, kumbaga? Danggit. 2013. Since 2013. Wow. Tapos sa LeBlanc since 2018. Okay. And meron ba dito parang dish na parang pinaka-challenging para sa'yo gawin? Or medyo, kumbaga, gamay mo naman na lahat talaga? Ang pinaka-challenging kasi is yung R&D. Yung kung paano ka gagawa ng bagong dishes. Kasi every now and then, nagbabago yung trend. Mm. Kung paano ka makakasabay. Oo. Mm. Mami, meron tayong mamatayin dito. Mm. Kita mo to. Ano yan? Ay, ako, kanina ko pa tinitingnan niya. Alam niyo po mga kapatid, kung ba't di ginagalaw ni Mami at saka ni Jess yung sapin-sapin kasi iuuwi nila yan. Oo, ayaw nila ipatikim sa amin. Ano naisip ko? Di ba ngayon, uso ngayon yung lalagyan nila ng asin yung tsokolate, yung salted caramel. Nauna na tayo noon na naglalagay ng danggit o tuyo sa ating champorado. Ay, sobrang excited natin. Mami,
Ang sarap, masarap. Mm-hmm. Jess, Mau, may pupuntaan tayong bago kain dahil meron silang malapit dito. Promote yes, po natin. Correct, yan. Correct. Sa Antipolo din sila, siyempre. Mm-hmm. Actually, meron siyang ano, Champorado Wayne Bistro. Uh-huh. Gagawin mong scoop yung, pang scoop mo yung danggit doon sa Champorado. Oh, galing! Kaya nga natin yan. Ganito, mama. Yeah. Abang sinusubukan natin yan, imbitahan natin yung mga kapatid natin saan subukan ulit nila kayo pwedeng puntahan. Ayan, we're inviting everyone to visit us at the Bistro by LeBlanc. We have in Antipolo and Pasig. Actually, in Capitolio, Pasig. And para malapit. Malapit din natin dito. Yan. Bibisita kami dyan. Oo, ma'am, okay lang babisita kami. Of course. One of these days, after ng live namin, didiretso kami sa inyo. You guys are welcome. Yay! Yeah, excited na kami. Ayan. Maraming maraming salamat, Micaela at Chef Ryan at Thank The Bistro by LeBlanc. Sobrang sarap. Sobrang sarap at sobrang mas na-energize kami dito. Kaya naman, it's time now for... Palarong Mapasaya! Eto po, pabilisan at pautakan, ha? Sino kaya ang lalamang? Pero bago tayo magsimula, ito po ang mechanics. Palarong Pampasaya! Colorblind, ang mechanics tuloy-tuloy pa rin ang pasiklaban ng Team Maui at Team Jess. Sa larong ito, may lalabas na salita sa screen. Ang kailangan gawin ng players, sabihin kung ano ang kulay nito, imbes na ang mismong salita. Paramihan lang ang tamang sagot ang players. Hindi dapat malinlang para team mo ang number one. Ito na ang ating mga team. Team Bahay, saan ba kayo? Kayo ba ay kay Team Maui or Team Jess? Siyempre si Dimpos at si Maui ang teammates ngayon. And si Jess kasama naman si Kate, our beautiful Kate. Okay. Okay, alam nyo na ha. So, magbabato-bato pick lang kayo kung sino mauuna sa inyo. Okay. Game, bato, bato, pick. Anong gusto mo, mauna o mahuli? Mauna sila. Mauna sila. Wow. Very good. Okay. Strateging ganyan. Okay, kala mo. May bibigyan ko kayo ng time. Okay? Sila mauna kasi kailangan sabihin niyo yung kulay. Huwag kayo magkamaling babasahin yung word. Okay? So, concentration. Take turns kayo. Take turns kayo. Take turns kayo. Hindi pwedeng. Take turns. Okay? And in, timer ready. Team Maui. Walang timer. Walang timer. So, ilang 20 words. Okay, 20 words. Starting now. Let's go. Round 1. Go, Maui. Red. Yes. Dimples. Green. Cool. Red. Very good, ah. Green. Talagang relax, ah. Orange. Very good. Pink. Ako yung nakoconfuse sila. Hindi. 6 for 6. Go, Mau. Orange. Mm-hmm. 7. Pink. 8 for 8. Yellow. 9. Black. 10. Walang mali. Grabe to. Yellow. Ang galing. 11. Black. Okay. Wala pang mali. Wala pang mali. Nakain maglalaro. Perfect. Perfect. Blue. Yes. Blue. White. Hindi ba blue yun? Chill lang siya eh. Oh, blue. Hindi daw yung blue. Oh, ito. Anong kulay ito? Blue. Okay. White. Tanggap na yan kasi sa... Oh, ano yung anong next? White po, mama. Oh, white. White. White then. Ano next? Blue. Ang mukha naman blue. Sige, tatanggapin natin ang yes. blue. Yes. Okay, parang wala yata. Indigo. Last. Navy blue. Okay. Wow. Okay. Go, na yun. Ilan? Go. Okay, sabihin na natin, walang mali. Ang galing. Meron pa. Oh, blue. Talaga may pahabol Electric pa kayo, blue. Ha? 20 words na ba yun? Isa pa, last. Brown. Alam mo, medyo nahihirapan tayo kasi nga dahil sa... Mama, yung pero, ano, galing monitor. Ninyo, hindi ninyo binabasa talaga. Hindi. Talaga focus ka talaga. Okay, kaya mo yan, Jen. Oh, ang gusto ko sana is kung nakita ninyo may time dapat. Ay, dapat yung may word timer. Ay Tagalog. Tagalog din. Pero hindi natin hiningi sa kanila. Eh. Subukan nyo lang. Okay? So far... 20 sila in 1 minute and 15. Okay. Ano, 1 minute and 15 seconds. Okay. Pero nakuha nila color lahat. Colorblind ka? Colorblind ka? Ay, ba't ka sumali dito?
Jess, hindi ka magsasolo ka nito. Ay, hindi mo ba magsasolo ka nito? Alam mo, hindi mo ba alam? Kinape namin to kahapon. Kinutrata pala itong si Kate. Pambihira naman. Kate, ikaw ang taga-cheer. Jess, you got this. Round two starting now. Go, Jess. Bye, Jess. Uwi ka na. Jess, guess the color number. Brown. Red. Green. Uwi ka na, Jess. Jess, uwi ka na. Oy, alternate yan. Red. Alternate ba? Ah, isa-isa ba? Alternate? Oh, isa-isa pa. Sino na? Ako ba? Ikaw na. Green. Orange. Very good, ah. Pink. Yan. Orange. Wala pa nagkakamali. Muntik na ako. Pink. Kayo ba sa bahay nagkakamali? Yellow. Yes. Black. Wow. Yellow. Black. Hindi na rin siya sure eh. Oo. Okay. Ano yan? Yes! Sige! White! Kino-confuse talaga kayo. White! Yan! Kaim yan! Anong kulay yan? Blue! Okay. Yon! Brown! Yes! Blue! Okay! A tiebreaker! So, walang nagkamali. Ngayon, ang kailangan natin ko ay pabilisan, ha? Kasi baka magkamali kayo kung binibilisan ninyo. Yes! Okay, pabilisan! Sobra, ang galing ng concentrate. Ay! Panol! Oy! Hindi kayo. Hindi pa naman, wait lang! Hindi nagka-count yan kanina. Ibalik-balik nyo. Okay, kaya ba natin? Kaya natin ng isa pang round? Meron pa ba kayo? Oh, 9:45. Ay, ayaw na. Sige, bigyan na natin. Sige na nga. Ayaw na. O, sige. Okay, fine. Alam mo, bigay natin kay Jess ito. Kasi sabi nga may ano eh, di ba? Color blind. Si Kate. Tumitir kay Kate, ha? Oh, yung fairness. Ang galing. Ano, ibigay ko naman. Alam mo kasi minsan lang naman mangyari sa kanila pabayaan. Pili na tayo. Ano, bingo. Sobrang pambilib sa inyong lahat. Walang nagkamali. Ang galing ng concentration. Sino na nalo? Salamat sa lahat ng mga bumoto. Yan, sino man nalo ng 500? Justine Daniel! Congratulations! Thank you, Mama Chicky, and thank you so much sa lahat mga kapatid natin. At ngayon po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Contest by Sule TV. Congratulations po kay Julie Ferrer. Sabi niya, napapanatili ko ang good health ko sa pagkain ng gulay at pag-e-ehersisyo araw-araw. Watching from Ilmos, Cavite. Panalo rin po si Soneng D. Sabi niya, napapanatili ko ang good health sa pamamagitan ng 8 hours of sleep, eating healthy food, at keeping myself hydrated. Watching from Tondo, Manila. Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para mag-claim ang inyong Sule TV. And that is it para sa ating Joyful Tuesday. Isang makabulang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid, at susunod na po ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw. Spread good vibes, kapatid. Keep smiling. Yan ang paalala yung paborito kasali sa umaga. Good morning, kapatid!